social media, until where do you draw the line as a parent? Malinaw sa aming mag-asawa kung hanggang saan lang talaga kami. At saka gusto namin siguro magkaroon sila ng sarili nila kapag laki nila to decide kung ano yung gusto nila. Pero for now, siguro medyo, alam mo, yung ganyan lang. At yung iba kasi na nangyayari, example, kay Zia, nag-communion siya, gusto namin i-share yan kasi ang ganda na sinabi niya, you know what, Dad? Sabi niya kay Dong, I'm excited to receive Jesus Christ. So parang gusto namin i-share sa mga tao na, alam mo yun, parang sa age niya ngayon, yun ang sinasabi niya. Pero ito ah, yung Dong yan natin, kasi alam naman natin bawat galaw mo talagang alam nila. So how do you explain to them? Like kunwari, uy, medyo overboard na tayo pag share sa anak may, ko. May grupo talaga kami. May nagka-coordinate. Yes, ang galing. Simula noong Marimar's 2007 hanggang 2024, nandun pa rin yung grupo namin. Wow. Ang galing. Actually, pwede active pala yun pa rin yung dynamics with the fans that is healthy. Oo, tapos may mga sinishare kami na sinasabi namin for your eyes only. Sinishare namin lahat yun sa kanila kasi ayaw namin pagkait sa kanila kung anong happiness namin. Kasi feeling namin, yung happiness namin, mas doble yung kanila. So, binibigay namin yun sa kanila. Oh my gosh, tapos hindi talaga nila sinishare yung for your eyes. Hindi. Wait lang, so the trust is there. And we do know that celebrities like you, personalities, they do have subscription na binabayaran. Pero ito, sinishare nyo ng for your eyes na libre. Oo, para sa mga nagmamahal sa amin, mga grupo namin gong yan. I think yung mga personality can learn from that, no? In a way, because, di ba, to have a healthy relationship saka with that. Saka ang tagal na din namin grupo nyo, pag nagsisend kami na or for your eyes only, wala talaga lumalabas. Walang lumalabas. Alam ba, yung kay Zia, yung communion niya, isang picture lang nilabas. Pero sa mga kanila, ang dami namin binigyan. Kami nitong, ganun. Parang extended family. Oo. Yun talaga sila sa amin. And of course, may hot topic about screen time and yung mga paglaki ni Zia, di ba? Do you feel like i-obliga mo ba sila na, kasi syempre mag-independent na nga sila ngayon, i-obliga mo ba sila na hindi nyo naman kailangan mayaman kayo, pero tumulong o alam mo yun, yung mag-ambag. Si Zia, dun sa screen, o si Sixto? Sa school lang siya nag-iPad kasi. Sa bahay kami walang iPad. Ngayon ang bonding namin, manonood kami ng Netflix or manonood kami kung anumang movie namin. That's it. Pero si Zia ngayon kasi may charity ginagawa sa school niya. So nagpipaint sila, nagdo-drawing sila, kasi ibibenta nila to donate the school daw para do i-donate dun sa mga tao. May mga ganun sila. At ako naman, sabi ko, anak, expose ako sa ganyan. I would like to help. No, mama, papakita namin sa iyo. Let us know kung anong dapat namin i-improve. May ganun sila. Wow. As early as 8 years old, may ganun sila. So happy din talaga ako sa school na ganun yung ginagawa nila dun sa mga kids. Si Sixto, parang wala pa siyang muha. Oo, wala pa. So, kala nila malaki, pero pag nakita niya, baby pa talaga. Pero ikaw, pag laki ba nila, uobligahin mo rin sila to help you, the parents. Pero ako, as a parent siguro, nasa sa kanila yun, pero gusto ko silang i-expose kung anong pwede nilang gawin at anong pwede nilang itulong. Kasi maganda rin siguro na expose sila sa ganun. On the early age na ganyan, parang maramdaman nila na, wala ka namang, anong gagawin mo bilang tao kung hindi ka tutulong para sa ibang tao? Not necessarily to you guys. But to other people. But to other people. Oo, palagi ko yung sinasabi sa mga anak ko, be blessing to other people. Kasi tayo, sobra-sobrang ginagawa ni Lord para sa atin. So ano ba naman yung mag-share tayo kahit konti pa? Actually, hindi nga share. Maging good ka lang sa classmate mo, pag may nakailangan, ganino, pag may nangyayaring ganito, instead of i-judge mo, kausapin mo. So may mga ganun naman kami.